So ito. Ito yung ginawa ko. So ito yung sinabi ko rin kay Mr. Stepin na kay Boss Stepin na ano, na putulin niya yung linya ng motor ng radiator fan. So gamit siya ng SPDT, single pole double throw na relay, yung may normally closed, normally open. Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, andito na naman tayo guys. Andito na naman ako. So, meron naman akong panibagong share so para sa inyo. So, bali ito sa mga beginner lang o sa mga car owner na mahilig mag-DIY. Kung kayo yung mga master na sa ganitong condition or sa electrical, so ignore nyo lang itong video na to. So, bali ito yung tanong sa akin ni Mr. Stepin Umaday. Boss Stepin, shout out sa'yo. So, bali ito yung kanyang tanong sa akin kung pagbuo. Kasi malaki niya sa kanyang unit, sa sasakyan niya. Yung radiator fan na to, gusto niyang isabay sa pagbuhay ng aircon o pagbuhay ng condenser. So, natatanong siya kung hindi ba daw magkakaroon ng problema. Kasi ang control nito ng radiator na to ay ACT or engine coolant temperature or thermoswitch. So, natatanong siya kung hindi ba daw ito maapektuhan ang thermoswitch nito nung radiator fan pag sinama dito yung linya o connection nitong radiator na to. So bali ito yung condenser to nasa harapan ng radiator, di ba? Ito naman nasa loob sa may sa makina. So meron namang unit na magkakatabi itong radiator saka condenser fan. So bali ito magiging connection sa kanya, bali i-explain ko kung anong gagawin, kung paano ang connection. So medyo ako nag-aalangan din, kaya sabi ko sa kanya gagawin ko lang na tutorial o gagawin ko ng video para mas madali maintindihan. So ito guys, umpisa na natin. So for example lang ano, yung ating fan motor mayroon dalawang wire yan eh. So bali ito yung limbawa, ito yung ating fan motor, yung wire niya dalawa yan. Ito yung radiator na. So automatic din yung isang wire ng radiator fan naka-negative. So ngayon kakalatin ng relay ng condenser. Bali ito yung stock, yung original na wiring niyo. So bali hindi lahat ng unit o sasakyan ay pare-pare yung connection ng sa radiator or sa condenser. So bali ito bali halos pare-pareho o may mga unit na pare-pareho, may mga unit naman na magkaiba. So gagawa muna ako ng relay. So bali ano lang ito guys, sample na kung sasali ganito yung connection ng inyong unit. So itong relay gagawin natin ano. Sample ito yung sa unit nyo 85, 86 87, 87 A30, ganun yung kabila 85, 86, 30 87, 87 A, yan. So bali ito yung magiging mga posisyon ng relay yan eh. So bali dito sa relay na to, kung sakali nga kung gusto nyo gumawa din ng ganitong connection, so pwede rin. So bali ang relay ito ay ano, ordinary relay or single pole single throw or SP ST, ganun, di ba? Single pole single throw SP ST. So bali ito yung relay natin. So bali halimbawa ito yung connection natin ng radiator. So bali ito yung radiator. Yan halimbawa ganyan. Tapos ito yung ating 85
ito yung ano lang guys, parang pinaka-reference lang natin o pagbabasa lang natin kung anong connection nung nasa original na connection para mas madali natin nakuha. So bali ito yung, for example, ito yung ating engine coolant temperature sa unit natin sa sasakyan. So yan, ito yung ECT, engine coolant temperature. Ito yung relay ng radiator. So bali ganito yung connection. Ito mong 30 ay sa papunta ng battery. So gagamit tayo ng fuse. So battery, battery mga 20 or 30 amperes ang fuse na gagamitin. So ganun din ito. So pupunta rin ito sa ignition switch or sa fuse box. So kailangan din natin ng fuse dyan, ignition on position nito. So mga 10 amperes na relay. Ano lang ito guys ha, ulitin ko, bali ipapakita ko lang kung paano mag-connect sa dalawang ito pag sa stock na wiring. So bali ito ating connection. So tapos itong condenser fan, ganoon din na dalawang wire. So ang isa naka negative. So ang isang wire ay pupunta ng relay. So bali ito kita sa iba ng relay. Pupunta rin sa fan motor or sa condenser fan. Yan. So bali ito kasing sa condenser fan ay ito'y galing sa compressor yung control or your trigger. So bali yung 85 ating negative. Tapos itong 86, kunwaring ito galing sa compressor. Nung pagbuhay mo ng compressor, so sasabay kasi di ikot to eh. So kailangan ng control nito sa compressor galing. Is a compressor. Yan. Tapos itong 30 ay sa positive ng battery. Battery 20 or 30 amperes ang fuse na yung gagamitin. So yan. Sa palito na ating connection na. So yun ang gusto ni Mr. Stephen. Pagsamahin niya ito, sasabay niya ito dito. So bali may sinabi sa kanya, puputulin ito gagamit ng normally close, normally open or single pole double throw na relay. Pero sabi ko pwede rin gumamit ng ordinary relay na kagaya itong relay na to, na kahit 4 pin na relay pwede ang gumamit. So sabi sa kanya mag additional siya ng isang relay. Ito yung relay natin na additional. So bali 30, ito is single pulse, single throw din, 85 86, tapos 87 87. So 87 eh, pero pwede kang gumamit ng ano to, pwede kang gumamit ng 4 pin. So bali sabi ko sa kanya, ito negative natin or sa ground. So mas madali, hindi na tayo puputol. Nang sabi sa kanya, hindi na magpuputol. So pwede yung ganitong connection. So bali ito yung 87, iko-connect natin dito sa linya nung radiator. So kumbaga magpaparallel tayo. So itong 30, so ating i-connect dito sa positive o kaysa dito sa, kung mahanap mo yung stock na linya nung relay ng radiator, so pwede nyo i-connect sa sama nyo sa 30 ng relay para isang fuse lang. So pag hindi nyo makita, so pwede kayo mag-wiring ng panibago na papuntang battery din. So malagay kayo ng fuse. So sa ngayon, ganito ating mag-connection para malinis at tingnan. Yan.
Pero sabi ko kanina, kung hindi nyo makuha itong linya na to, pwede kayo mag-additional lang papunta sa battery. Pwede kayo maglagay ng fuse papunta sa positive ng battery. So, taos ngayon, di ba gusto natin pasabayan ito dito, ang creator fan. So, itong 86 na to, pwede ito yung, kung meron ding optional, kung malapit ang connection ng compressor, pwede kayong kumuha nito, nitong relay na to, pwede kayo kumuha dito sa linya na compressor. Pero kung hindi nyo makita yung linya na compressor, pwede kayong kumuha rito sa output ng 87 ng condenser fan relay. Pwede nyo ikabit itong 86, ay ito, 86, tama nga 86 yan. Pwede nyo ikabit yan. Yan. Optional guys, ano? Pag hindi nyo makita itong linya na compressor, so dito mas madali, linya ng condenser. So ito yung mga inclusion natin. Diba? Mas madali siya. So pag under ng compressor, so magkaroon siya ng negative, ay na, sorry, ng positive. Kasi yung coil natin, yung 8556 ay coil. So bali, ito guys, wala problema itong number na to. Pwede nyo kasi pagpapalitin nito eh, kung alin ang mas madali para sa inyo. So wala naman kasi problema to kahit magkabaliktaran na connection. Kasi nga, coil lang siya. So kahit di nyo mas, kahit di nyo sundin itong number na to, pwede lang kahit itong 86 pwede nyo lagay sa negative, itong 85 pwede nyo papunta sa compressor or pagkaling sa compressor. So bali yan, pag buhay na compressor, so magmamagnet o magti-trigger itong relay. Yan, magmamagnet. So pag magnet nya, so lilipat dito yung 30, yung contact lilipat sa 87. So ang magkakalapat na 30 sa 87. So under ngayon yung condenser fan. So pag under na condenser fan, siyempre positive ito. Ito ganoon din yung relay ng additional niya na relay. So under din siya, gagana na ipapalaw din ito, lilipat sa 87. Under din tong radiator fan. So sabay sila kayong dalawa. Tapos po sample, naka aircon ka, tapos uminit yung makina. So nag-trigger itong nung engine coolant temperature or thermostat or ACT, engine coolant temperature yan. Pag nag-trigger ito, wala namang problema kahit mag-trigger nga ito, so lilipat itong 37 so ganun din, kasi ang pinanggalingan naman nila ay positive lang din or sa battery. So mag papunction ito, gagana yung relay natin, so hindi na magkaroon ng problema ito kasi sa coil siya nang galing. Wala naman dito. Kaya hindi siya makaka-apekto. Ulitin ko na habang nakumanda rito, nakasabay dito sa condenser fan, yung radiator fan. So hindi siya maapektuhan. Kahit dumikit to dito, hindi rin maapektuhan kasi gawa nito. So dito lang isa lang ba ng galingan nila. Ito pahalimbawa, hindi ka naka-aircon. So, ito lang ang gagana, yung radiator fan. So, hindi naman sasabay ito gawa ng relay. Hindi siya naka-trigger o hindi siya naka-dikit yung 87 sa katarte. So, wala. So, wala rin. Wala rin siyang connection. Diba? Kahit dumikit ito. Kahit dumikit, hindi rin makaka-apekto. So, bali, meron akong ginawa na isa pa. At tingnan dyan ng konting kaartihan yung connection. So ito yung ginawa ko. So ito yung sinabi ko rin kay Mr. Stepin, na kay Boss Stepin, na putulin niya yung linya ng motor ng radiator fan. So gamit siya ng SPDT, single pole double throw na relay, yung may normally closed, normally open. So para pag under ng compressor ng aircon, so magti-trigger, di ba? Magti-trigger sa papalo sa 87. Yung contact 87. So under ito, condenser fan. Tapos ito, magti-trigger din. So under din ito kasi lilipat sa 87 yung contact.
Tapos yung 87, ito to ah. Single pole double throw. Yung mayroon normally close, normally open. Ang relay data. So, 87, baka magtaka kayo kasi yung mga ginagamit ko, yung pinaka-main or common ay 30. Yung laging nakikita nyo ay okay, ano, yung mga na-panood yung tutorial nila ng paggamit ng relay ay 30 ang laging positive. So, bali dito naman sa ginawa ko ngayon, ang ginawa kong positive ay 87. So, bali ito sa single pole double throw na relay. So, bali, yan o, balik tayo. Pag-trigger ng relay, so, palilipat sa 87, kasi putol itong linya nito eh, pinutol eh. So, papalo dito, so, sabay siya, aandar yung condenser fan. So, wala siyang pakailang pag ito gumana na yung relay, yung ECT natin, wala na pakailang mo itong relay. Kasi naka-disconnect siya. Pag ito gumagana, ano, naka-disconnect siya. Kahit mag-on and off itong engine coolant temperature, wala. Kasi naka-disconnect dito siya, nakatapat. O kaya lumipat dito yung contact na to. Kasi naka-trigger yung ating aircon. So, pag namatay yung aircon, nag-automatic yung aircon, so mag-automatic yung condenser fan. So, babalik sa normally close ang relay. So, continuous siya. Pag ito yung mag-trigger ito, so continuous ang takbo. So, under ito. Kuha niya. Mas ano to, mas kumbagay at nilagyan ng konting kartehan. Pero mas pareho lang din ang kondisyon nila, ang takbo nila. Yan na, kumpara sa isa. Yan. Sa ito mas madali. Hindi mo na kailangan putulin yung linya. Kaso nga lang, pag umanda rito, bagay nakadikit pa rin dito. So, parang, ano, parang, di ba, parang, kung isipin mo delikado, kasi halos mag, kumbagay magpapanalubong, pero walang salubungan na mangyari kasi puro sa positive lahat, kung sa positive ng battery. Di ba? Yan lang. So, pwede kayo mamimili kung alin yung natitipuhan nyo, kayo napoposuan yung connection. Okay guys, sana mayroon nakuha ang konting idea sa na-share ko ngayon.